Virgo, welcome, welcome, and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang. Then, thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga Frost Watcher, welcome po tayo. Then, simulan na natin. Give me the message for Virgo, please. Ayan. Give me the message for Virgo, please. Nakikita ko dito, Virgo, na positive agad. Maganda ang inyong kabuhayan. Okay, yun nakikita ko dito. Then, ayan. Wait lang. Tapusin ko lang, no? Para dire-diretso ang ating mga nakikita. Okay. Okay, Virgo, hindi halos lahat na makaka-resonate. Nakikita ko dito yung iba sa inyo, nagkakaroon dito ng success, okay? Kung ano man yung mga pinagkakaabalan mo, tagumpay, okay? Nakikita ko rin dito na yung business or kung ano man yung pinagkakakitaan mo, nag-grow siya, okay? Then, nakikita ko rin dito na hindi ka takot sumubok ng panibagong experience or sabihin natin na panibagong bagay, trabaho, hindi ka takot. Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na kapag nagpaplano ka, dire-diretso. Nakikitaan ko rin dito na porsigido kang tao, then nakikitaan ko na yung iba sa inyo, mataas talaga yung nararating sa buhay, okay? Nakikita ko dito, kumbaga, mataas din yung kanyang status, kumbaga, sa buhay. Then, nakikitaan ko rin dito na secure ka. Kumbaga, pinoprotektahan mo kung ano yung meron ka. Then, nakikitaan ko rin dito na yung stability mo ay doon ka mismo talaga nakapokus, okay? Then, nakikitaan ko rin dito na ikaw ay isang tao na good provider. Kumbaga, kung lalagay ka sa isang relasyon, hindi ka, or sa isang pamilya, no, hindi ka basta-basta magpa-family hanggat hindi mo masasabi na stable ka. Yan yung nakikita ko. Gusto mo kasi maibibigay mo lahat ng pangangailangan mo sa mga mahal mo sa buhay. Then, nakikita ko rin dito na kung ikaw ay isang lalaking, Virgo, napaka-matured mong tao. Kumbaga, hindi ka basta-basta nagtitiwala, and then masyado ka mapag-observe, then nakikitaan ko rin din na matalino ka, at kumbaga, hindi ka nagsasayang ng oras sa mga taong walang alam mo yun, yung tipo na yung kapag ikinakatuon, bibigyan mo lang, aaksayahan mo lang ng panon at oras, yung mga taong alam mong merong sense kausap. Ayun, yun nakikita ko. Okay. Then, dito sa judgment, no? Upright, okay? Meron ditong number na 2021-1 or pwedeng sabihin na relate kayo sa numerong ito or pwede rin birth date nyo or pwede rin lucky, okay? May swerteng hatid ang numero na ito, okay? Then, nakita ko rin dito na sabihin natin sa judgment, no? Meron ditong kumbaga, yung iba sa inyo magsisimulang muli. Ito yung nakikita ko. Merong panibagong simula. Yung iba naman, ginigising na. Nagkakaroon na ng ulirat, okay? Kumbaga, hindi halos lahat, no? Kumbaga, sa awakening ba, ginigising na, nagkakaroon siya ng pangunawa, katatagan, at nakikitaan ko rin dito na lumalawak na rin yung kanyang pangunawa. Then, nakikitaan ko rin dito na hindi na kayo nagtatanim ng galit. Kumbaga, bukas loob kayo nagpapatawad sa mga taong nakakagawa sa inyo ng masama. Yun yung nakikita ko. Then, nakikitaan ko rin dito na yung iba sa inyo na homesick, no? Feeling nag-iisa, ganon.
hindi halos lahat noon, yun lang yung nakikita ko rin dito. Then yung iba sa inyo, merong niloko, merong dinaya, ano, hindi halos lahat, yun lang nakikita ko. Yung iba sa inyo, ganun ang nangyari sa sitwasyon. Merong panliloko, may dinaya, pero ganun pa man, meron ditong pagbabagong parating sa'yo, okay? Then, punta na tayo dito sa King of Cups reverse. So, sinasabi dito na yung iba sa inyo, nagkakaroon ng sabihin natin na masyadong emotional. Maybe sa sitwasyong na dinadanas niya o sa sitwasyon ng problemang kinakaharap niya, nagiging siyang emotional. Pwede rin sa pag-ibig, no? Nagiging siyang emotional. Kung sa lalaki, no? Meron din ako nakikita dito. Kung dito sa kabila sa King of Pentacles, meron dito na King of Cups reverse, no? Then sinasabi sa inyo, hindi halos lahat ng lalaki dito, no? Nakikita ko rito na nagiging immature. Kumbaga, mas pinaiiral niya yung emotional na nararamdaman niya kaysa yung kanyang isip ba, yung kanyang katadagan ng isip. Maybe may dinadanas ng taong ito kaya siya nagiging emotional. Maybe may dinaya, or sabihin natin kapag ikaw ay nakakakamit, or sabihin natin pag ikinagkakaproblema, masyado mong iniisip at dinidibdib, dahil doon natatalo ka ng pagiging, kumbaga hinihila ka ng pagiging emotional mo para hindi ka magtuon ba sa goal mo. Yun yung nakikita ko. Then yung iba sa inyo nakakaranas ng pagkabalisa. Maybe marami kayong iniisip, sabihin natin iniisip niyo na yung future niyo, ganyan, kung sari-sari na yung pumapasok sa isipan. Ayun lang yung nakikita ko, hindi halos lahat, no. Then ang mapapayo ko lang dito, doon ka lang mag-focus sa present. Huwag ka na muna mag-focus sa future, kasi darating yan, the right time, yung kung ano man yung gusto mo, kung ano man yung minimithi mo, darating yan. Ngayon, mag-focus ka muna. Huwag mo munang isipin yung hinaharap mo. Then, nakikitaan ko rin dito na mag-focus ka muna sa yung goal, kung ano man yung mga nararamdaman mo, maybe nahihirapan ka sa love life mo. Mag-focus ka muna sa yung sarili. Then, hanapin mo kung saan ka magiging kampante, at iwasan mo muna mag-isip na mag-isip, okay? Then, sinasabi dito sa the world, no, upright. Dito hindi halos lahat, no, piliin nyo lamang. Then, dito sa the world upright, okay? Sinasabi ko rin, yan, nalilito na ako. Okay, sinasabi dito, no, na meron ditong success na marireceive ka. Merong tagumpay na naghihintay sa'yo. Then, nakikitaan ko rin dito na merong yung iba na naghahanap ng travel abroad, ganyan, or sabihin natin, nag-iintay ng mga papeles, document, or mga tawag papuntang apply abroad, or immigration, ano, parating na, okay, yun sinasabi dito, meron ng pag-alis. Then, nakikitaan ko rin dito, kung ano man yung mga hinihiling mo, mapufulfill mo yan, magtatagumpay ka, okay, dahil tagumpay nang hihintay sa'yo. Then, dako naman tayo sa The Magician. Sinasabi dito kasi The Magician upright. Kumbaga, kung ano man yung tinatahak mo or kung ano man yung gusto mo, no, nagkakaroon dito ng creativity. Magkakaroon ka dito ng maraming ideas na papasok sa iyong kaisipan. Kumbaga, sinasabi din dito kung ikaw man ay merong minimithi, no, kung ano man yung goal mo, kailangan mong ilarawan yun na mapapunta ito sa katotohanan. Then, sinasabi dito na kung ano man yung hinihiling mo ay mamamanifest mo yan. Kaya sinasabi dito na kung ano man yung hihilingin mo, siguraduhin mo, kasi talagang may magic, merong darating na magic, biglaan, na hindi mo akala ay mapapasayo, okay? Then, sinasabi dito, no, sa The Lovers Reverse, kasi The Lovers Reverse. So, sinasabi dito na nagkakaroon ka dito ng trust issue, maybe in the past, ngayon nadadala mo siya sa ngayon sa kasalukuyan, no? Sinasabi dito, dahil doon sa mga masasakit na pangyayari sa'yo, nahihirapan ka na magtiwala muli, or sabihin natin, nahihirapan ka mag-entertain muli ng taong papasok sa'yo. Ayun. Ang pasensya na sa ingay ng taon, ay, ingay ng aso, talagang tahol ng tahol. Ayan. Then, sinasabi dito, yung iba sa inyo na nagkakaroon na hindi ba nawawalan ng balance, okay? Maybe sa kinakaharap na pag-ibig na in the past, ngayon nadadala ito, dahil doon nagkakaroon dito ng hindi siya nagiging balance. Kumbaga, nagkakaroon siya ng
Alam mo yon, yung hindi na siya nagtitiwala sa tao, sa lalaki, sa babae, ganyan. Hindi na siya nagtitiwala. Kumbaga, pinipili niya na lang talaga yung pagkakatiwalaan niya. Kumbaga, itong taong ito, masyado na siyang ano, nililimitahan niya na lang kung sino yung ano, papapasukin niya sa kanyang buhay. Ayun yung nakikita ko, no. Then kasi nagkaroon dito ng ano, ng hindi harmonic sitwasyon eh. Kumbaga, kaguluhan, maybe dahil sa nangyari, pwedeng sabihin nagkaroon na iniwan siya, sinaktan siya, dinaya siya, niloko siya. Dahil doon, nadala-dala niya ito sa panahon, sa kasalukuyan, no, sa present na ito. Nadala niya yun dahil doon, nagkaroon na siya ng trust issue. Ayun. Ayun lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, ano, maganda dahil may success na parating sa'yo. Pero itong masasabi ko lang dito sa nawalan ng tiwala, hindi halos lahat ganyan yung mangyayari sa'yo. Kumbaga, kung nasaktan ka in the past, hindi mo masasabi yung darating sa'yo ay talagang seryoso at maganda at maayos na yung tawag dito yung intention niya sa'yo, okay? Kasi minsan sabi natin na encounter natin yung mga negative na tao dahil para na rin siguro matuto tayo at para din tayo mag-mature, then dahil doon magkakaroon tayo ng aral sa kanila para na sa ganun magiging na tayong mapilis kung sino yung papapasukin natin sa ating buhay. Then masapapayo ko din sa'yo, magtiwala ka lang kay God at ipanalangin mo na sa ganun yung darating na tao na papasok sa iyong buhay ay ipagdasal mo na ibigay kung sino talaga yung karapat dapat para sa iyo. Ayun, ayun lang yung masasabi ko, ha, no? Thank you for watching and love and peace.